turismo unti-unting bubuksan sa pamamagitan ng R&R Travel Corridor. Miyembro ng mga tribo ng Kalinga, iginiit ang pagtutol sa hydro project. Mga magulang, estudyante at guro umapela para sa mas ligtas at aksesibleng edukasyon. Budget ng NTF-ELCAC, hiniling na ilaan sa serbisyo medikal. Pinasinayaan ng Baguio City at mga probinsya ng Region 1 ang Ridge and Rift Travel Corridor noong September 21. Kabahagi sa mga naturang probinsya ang Pangasinan, La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Kasabay na inilunsad dito ang Online Visitors Registration System OVRS ng Baguio City Baguio Visitor Information and Travel Assistance o Visita. Pinangunahan ng Baguio City ang nasabing aktibidad kung saan nilinaw ni Mayor Benjamin Magalong na ipagpapaliban muna ng syudad ang pagbubukas sa Oktubre upang harapin muna ang biglaang paglaki ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa dalawang barangay nito. Samantala, inanunsyo rin ng mga kabahaging probinsya na sisimulan din nila ang pagtanggap ng mga turista pagdating ng Oktubre upang sapat pang maihanda nila ang kinakailangang pasilidad at mga panuntunan na magtitiyak ng kaligtasan ng mga residente at panauhin. Sa Baguio, lilimitahan lamang sa 200 kada araw ang pahihintulutang turistang pumasok. Samantala, 50 naman ang itinakda ng mga probinsya sa Region 1. Ayon sa kanila, panapanahon itong ire-review ng Technical Working Group ng R&R Travel Corridor upang magrekomenda kung maaari ng dagdagan o kinakailangang bawasan. Ipinaliwanag ng mga opisyal na maliban sa basic health protocols, ipapatupad din ng mga lokal na pamahalaan ang unified guidelines na dapat sundin ng mga turistang makikibahagi sa R&R Travel Corridor. Ilan dito ay ang pagrerehistro sa OVRS ng mga kinauukulang lokal na pamahalaan, mandatory RT-PCR test, advance booking sa mga tutuluyan at pagsusumite ng kanilang itinerary. May mga naitakdang lugar lamang na maaring puntahan na isasagawa sa pamamagitan ng guided tours. Bawal din na tumuloy sa kanilang mga kakilala o kamag-anak sa mga nasabing lugar ang mga turista. Katuwang ng mga lokal na pamahalaan ng Department of Tourism na siyang nagtulak ng paglikha ng mga tourism bubble upang bigyang sikad umano ang sektor ng turismo sa mga lugar na itinuturing na low risk sa COVID-19. Unang naisapubliko ang programa noong September 1 kung saan naging isa sa mga tampok na bahagi ng Baguio Day ang paglagda sa Memorandum of Understanding ng mga lokal na pamahalaang kasapi sa tourism bubble. Muling naghain ng petisyon ng ilang miyembro ng mga apektadong tribo ng Kalinga noong September 8 upang hilingin sa National Commission on Indigenous Peoples na ihinto ang isinasagawang free prior and informed consent para sa Upper Tabuk Hydropower Project. Ayon pa sa mga miyembro ng mga tribo ng Taloktok, Nane, Malbong at Minanga, dapat ring managot ang mga opisyal ng NCIP Kalinga at ang proponent ng proyekto na si Daniel Pegli, may-ari ng DPJ Engineers and Consultant Incorporated sa paglabag sa karapatan ng mga apektadong tribo. Nakipagsabuatan anila si Pegli sa ilang mga miyembro ng mga apektadong tribo at NCIP Kalinga upang buuin ang tribo ng Minanga na matagal na umanong sumailalim sa tribo ng Nani. Ayon sa NCIP, kabilang sa mga apektado ang mga tribo na Malbong, Naneng, Dalak at Minanga sa Tabuk City at ang tribo ng Taloktok sa bayan ng Tanudan. Tinututulan din ng mga naghain ng petisyon ang pahayag ni Pegli na matutuloy ang proyekto sa teritoryo ng mga tribong pumayag. Ang proyektong 17 MW na UTHP ay magtatayo ng dam na may taas na 35.4 meters sa kahabaan ng Tanudan River na may 30 hectares reservoir na maaring mag-ipon ng 5 million cubic meters ng tubig. Nauna nang ipinakilala ang nasabing proyekto noong 2008. Ibinigay ng NCIP ang certification precondition nito noong May 2009 pero binawi din ito ng ahensya noong 2012. Muling nabuhay ang proyekto noong 2018 at naglabas ng resolution of non-consent dito ang mga tribo ng Taloktok at Malbong noong November 2019. Inaayawan ng mga tribo ang proyekto dahil sa masamang dulot nito sa kanilang kalikasan at sa paglabag sa kanilang karapatan. Sinisira din umano ang pagkakaisa ng kanilang tribo. Kamakailan lang, nadawid si Pegli sa isang kaso ng graft and corruption na naisampa sa ombudsman kaugnay ng pagtatayo ng 1 MW Bulanoy Hydroelectric Plant
sa loob ng Upper Chico River Irrigation System sa Bulanao, Tabuk. Sa pangunguna ng Rice for Education o R4E Metro Baguio, nagsumite ng position paper kaugnay ng pagsimula ng klase ang mga magulang, estudyante at guro sa Baguio City Hall. Nilalaman ng dokumento ang kanilang rekomendasyon para sa new normal education sa lungsod sa gitna ng COVID-19 pandemic. Ilan sa mga rekomendasyong kanilang nais isulong ang pagkakaroon ng mandatory mass testing para sa education personnel, tulong pinansyal ng gobyerno para sa COVID-19 infected employees ng mga pampublikong institusyon at pagsasaayos ng internet connection. Kabilang din dito ang pag-review ng curriculum para mailapat ito sa mga rekursong mayroon ang mga paaralan. Sa isang media briefing, binanggit ni ACT Cordillera Coordinator Jeanette Ribaya Kawiding kung gaano kadelikado para sa mga guro ang pag-ayos at pag-deliver ng module sa mga estudyante. Aniya, kung magkakaroon ng COVID-19 ng guro habang nagtatrabaho, wala silang makukuhang assistance mula sa gobyerno kagaya ng pagkakaroon ng sick leave, hazard pay at full financial support. Wala rin umanong sapat na protective equipment ang mga guro na naglalagay lalo sa kanilang buhay sa peligro. Ayon naman kay R4E Convener for Students Abel Munoz, wala halos pinagkaiba ang tuition at ibang bayarin ng noy physical classes at ngayong online classes. Additionally, for students to be able to access modules, they should pay a certain amount for these modules apart from the tuition that they have already paid for. Sa kabilang banda, ibinahagi naman ni Daisy Bagni, isang magulang, ang pagsubok na kinakaharap ng mga magulang dahil sa online classes. Sa mga katulad kong nagtatrabahong mga magulang, kahit gusto ko mang i-assist yung aking mga anak, ay wala akong oras kasi kailangang maghanap pa ako, maghanap buhay ako para sa aking pamilya, para sa pagkain, at yung kanilang pambayad sa mga kinakailangan para mag-aral. Hiniling ng Makabayan Cagayan Valley sa Kongreso na sa halip na taasan ng budget ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ay ilaan na lamang ang pondo para sa serbisyo medikal. Umaabot sa 19.1 billion pesos ang hinihinging budget ng NTF-ELCAC sa taong 2021. Ito ay halos 3,000% pagtaas mula sa 622.3 million pesos na budget nito para sa taong 2020. Hindi rin umano ipinaliwanag ng NTF-ELCAC sa Kongreso kung saan gagastusin ang nasabing pondo. Ang NTF-ELCAC ay bunsod ng Executive Order 70 na pinirmahan ni Pangulong Duterte matapos makansela ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at ng National Democratic Front of the Philippines. Ayon kay Agnes Messina, Coordinator ng Makabayan Cagayan Valley, ang walang habas na pangre-red tag ng NTF-ELCAC sa mga aktivista, organisasyon ng mga pobreng magsasaka at human rights defenders ay banta sa buhay at kaligtasan ng mga ito. Dagdag ni Messina, noong panahon ng lockdown, umabot sa 1,500 na mga sako ng red tagging sa mga aktivista at miyembro ng mga propesibong organisasyon ang nakitang nakasabit sa mga puno sa kahabaan ng apat na mayor na mga kalsada sa Cagayan Valley. Paliwanag ni Messina, ginagamit ng militarang pandemya at sinasamantala ang kahinaan ng mga magsasaka upang isulong ang di umano'y maling mga agenda. Giit ni Messina, kapag nadagdagan ang budget ng NTF-ELCAC, mas maraming aktivista, magsasaka at mamamayan ang magiging biktima ng red tagging. Mas makakatulong sa pagresolba sa ugat ng armed conflict ang paglalaan ng mas malaking budget sa serbisyo medikal at iba pang serbisyo sosyal, paliwanag ni Messina.